Nakakamangha mo yung hearing. Hindi ko po lubos na maisip at matanggap at kaunawaan kung paano nakakabuti sa bansa natin sa gitna ng pandemya, paano nakakabuti yung tanggalan natin ng trabaho ang libo-libong Pilipino. Hindi ko po talaga maunawaan. Hindi ko rin po matanggap kung paano makakabuti sa ating bansa ngayon, panahon ng pandemya, natanggalan natin ng impormasyon yung ating mga kababayan. Tama ba yun? Nang Kongreso sa dikta ng Malacanang balance and voice and conduct of some of the representatives ito yung panahon para hindi tayo manahimik. Ito yung panahon na hindi tayo dapat magwatak-watak. Ipakita natin kung anong relevant ng industriya na to, na hindi lang tayo basta entertainment na gumagawa ng mga TikTok o gumagawa ng mga kung anong pang-entertain. May relevance tayo. Pakita natin kung anong epekto pag nagkaisa ang mga taga-industriya, taga-news, taga-OPM, mga artista, anuman part ng entertainment industry. Nakikiusap po ako. Now is the time. Gamitin natin yung boses natin sa tama. Thank you. Thank you. Pero mga kapamilya, maraming masabi eh. Kasi parang... So maraming salamat sa inyo. Hindi natin akalain na darating tayo dito, di ba? Pero ngayon na nandito na nga tayo, ang hiling ko lang, ituloy natin ang ating pagbabantay. We cannot afford not to be vigilant. Unti-unti pong nagkakaroon ng lamat at dumadami na sa ating demokrasya. Hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ito. Hindi lamang tungkol sa ABS-CBN ang usapin ng franchise renewal rejection. Malaki ang implikasyon nito sa ating bayan, sa ating kalayaan, sa pamamahayag, sa ating kalayaan na makapamili kung saan tayo manonood ng palabas, kung ano ang ating babasahin. Huwag po natin kalimutan ang araw na ito. At sa ABS-CBN! Buhay ang pamilya natin! Maraming salamat po! Babalik tayo sa ABS-CBN!